Let's go out our crew, keeping it real. So, what's up mga kabolan? Dito na lang tayo sa isa pang panibagong vlog. Alam ko, nag-aabang na naman kayo ng isang dayo o larong vlog natin. Pero, sa Tuesday na yon, kasi in today's vlog, gusto ko lang sana sagutin tong question na to is, paano ba mas mabilis magpakondisyon o magpagaling sa basketball? Well, to tell you the truth guys, marami akong sikreto dyan. And kung gusto nyo malaman, keep watching, watch the full video, and baka may makuha kayong lesson, isa o dalawang lesson na makakatulong sa inyo makakapagbago ng condition nyo, di ba? So, ayun, let's start. Paano ba tayo magpakondisyon? Siyempre, marami sa atin na yung parang mga tao na motivated lang pag motivated tayo, parang ang dali mag-workout eh. Pero pag minsan may mga araw rin tayo na mararamdaman na parang ayaw natin mag-workout, hindi na tayo nag-workout sa mga ganyang araw, di ba? So what do you do? First of all, you have to build systems around yourself. Kailangan mo padaliin yung bagay na mapa-workout ka. Kailangan mo mapadali sa sarili mo na makapag-training ka. Paano mo gagawin yun? Well, unang-una, kunyari, malayo yung gym mo. Maghanap ka ng gym na mas malapit sa'yo. Or, dalhin mo yung gym sa kwarto mo. Diyan mo, ako pagkagising ko, nakakapag-gym na kagad ako kasi may pull-up bar na ako, may bench press ako, may dumbbell ako. So, pagkagising ko, pwedeng-pwede na kagad ako mag-workout. Kumbaga, mas less yung resistance between me and working out. Sobrang liit na nung resistance. Hindi kagaya pagkagising ko, kailangan ko pa mag-ready ng gamit, kailangan ko biyumiyahin ng 30 minutes para makapunta sa gym, para mag-workout. Yun yung resistance na tinatawag natin. So kung araw-araw ganun madadaanan mo, tapos galing ka pagod ka sa trabaho, ganun, edi hindi ka na nakapag-workout. Diba? Isipin niyo yan, di ba, mga kabola? Kahit sa baba eh, meron akong basketball court. Tingnan niyo. So, tingnan niyo naman to. Meron akong sariling basketball court dito. Less resistance ulit. Anytime na gusto kong mag-workout, mag-shooting, mapag-workout ako. So, my skills, wala akong rason para hindi mag-training. Kasi, andyan na yung court itself. Hindi kagaya na kailangan ko pa maghanap ng court na pwede rentahan. Kailangan ko pa maghanap ng ganito na court. Kailangan ko pa maghanap ng ano, di ba? Sobrang hassle. Hindi naman, syempre, hindi naman tayo lahat na magkaka-blessing na ganito. Pero, kung kunyari, wala talaga, hindi ka makapaglagay ng gym sa bahay or ng basketball court, hindi ganun kalaki yung space, kailangan mo lang bawasan yung resistance na nararamdaman mo every day. So, paano mo gagawin yun? Gabi pa lang, ayusin mo niya yung mga gamit mo papunta sa gym, ayusin mo niya yung gamit mo pang basketball para pagkakuha mo ng pagkagising mo ng umaga, kuha na lang gamit, diretso ka na agad. Hindi yung pagkagising mo ng umaga, kailangan ko pa pala mag-ayos ng gamit, kailangan ko pa pala mag-ready para pumunta sa gym, ready para pumunta sa basketball court. So, yun, di ba? Sobrang dami niyo pa kailangan pagdaanan. And which is, that's the beautiful thing about this one. You're making systems around yourself na mas mapapadali yung trabaho mo, mas mapapadali yung choices mo. Same goes with, kunyari, may addiction ka sa pag-ML or sa pag-yosi or kung pag-iinom, ilayo mo yung mga bagay niyan. Paano? I-delete mo yung ML, di ba? E di pag kailangan mo maglaro, i-download mo pa, magda-download ka pa ng resources bago mo siya malalaro ng maganda, di ba? So, after mo maglaro, kunyari, napilitan ka maglaro, i-delete mo ulit, di ba? So, hindi yung sinasabi ko, pag-yosi, paano mo mapapalayo yung pag-yosi? Huwag ka magdala ng yosi sa trabaho mo. Iwan mo yung yosi sa bahay or iwan mo sa malalayong lugar. Ganun, parang kailangan sa mga bad habits, ilalayo mo yung
sa mga bad habits, kailangan mo dagdagan yung resistance. Diba? Natutunan ko to sa Atomic Habits na libro. So, sobrang importante nun mga kabola. Kailangan nyo talaga ayusin yung systems nyo. Kailangan nyo ayusin yung environment nyo kasi that's how people get shape. So, may laro kami ngayon. Pero sa Tuesday vlog na to, andyan si Main eh. Naliligo. Wanda nag-ready na. So, ayun mga kabola. Yun na. Kailangan nyo lang talaga magtiyaga. Kailangan nyo maging focus dun sa mga sistema nyo. Ayun. Yun lang naman eh. Hindi naman lagi maging motivated ka para mag-ensayo. Hindi ka lagi motivated para mag-training. Kahit ako, hindi naman araw-araw motivated ako eh. May mga times nga parang ayoko mag-training. Pero since andyan na, nagte-training na lang ako. So, kagaya yun sa ano, di ba? Pag-susuot ng medyas, di ba? Pag nakasuot ka ng medyas, mapipilit kayo mag-training. Oh, ayan na, may laro na kami oh. Ready na yan. So, ayun. It's how you build your systems. Kunyari, bago ka matulog, mag-medyas ka na. Para pagkagising mo, naka-medyas ka na, mapipilitan ka mag-workout. Lalo na pag nakaganon lang yung gym, di ba? Ang lapit lang sa kwarto mo. So, yun lang mga kabola. Dito ko natatapusin yung vlog. Salamat sa panonood. Pagod. Kasi galing ang trabaho ngayon. Tapos may laro pa kami. Sobrang draining. Pero bukas daw dadating si Bongbong Marcos. Hindi ko alam kung masishare ko sa inyo kung makasama natin siya. Pero sana, di ba? Ayun na mga bola, let's go out work crew. Keeping it real para enjoy life. I'll see you on the next vlog. Bye bye. Yun, natapos na natin yung video na to. So kung nagustuhan niyo yung video na to, please like the video. Tsaka huwag niyo na rin kakalimutan mag-subscribe sa channel ko. Kasi every Tuesday, Thursday, and Saturday, nagpo-post tayo ng bagong videos ng 6 p.m. Very, very exciting guys. Gusto ko kayo makita sa next episode, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Let's go out work crew, keeping it real para enjoy life.